Hello guys, maupay nga aga, maupay nga unto, maupay nga gabi, mga Bisaya, mga Waraynon, sugada akon. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gandang gabi sa mga taga-Tagalog, Tagaluson. Good morning, good afternoon, para naman sa mga puti. Okay. Guys, ang itatampok natin ngayon ay usapang insekto. Insekto na pumipinsala sa ating mga pananim. Insekto na sumisipsip sa katas ng dahon ng ating halaman, kagaya ng talong, sitaw, patula. Yun ang mga lagi nating kalaban. Ang pinag-uusapan natin guys dito ay yung white fly o mga white flies. Yun talaga ang pinaka kalabang dito lagi sa ating mini garden. Pero guys, bago tayo mag-umpisa, shoutout muna dun sa aking mga subscriber, lalong-lalo na kay Ate Marie Barnes. And then kay Ma'am City Astal. Thank you, Ma'am. Thank you sa inyo sa pag-subscribe sa aking channel. Guys, kukuha tayo ng isang ingredient doon sa gawin nating insecticide. Mayroon ako dito ng sili. Kunin natin yung hinog. Yan. Patayin ng mga ilang piraso. Hinog lang kukunin natin. Hindi na lang yung hinog kasi kinuha ni Mrs. Ginamit niya dun sa sa tawag nito, Beacon Express. Kaya yan, ito yung tira. Ito yung gagamitin natin doon sa paggawa ng natural insecticide. Ingredients na gagamitin ko ay tatlo lang. Una, itong sili. Okay, meron akong sili. Yung kinuha ko kanina doon sa ito, sa garden, natanim ko. Natanim ko, ha? Ito, ilang piraso to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Tama na yun. And then mayroon akong dishwashing, panlinis sa mga plato sa kusina, ito Joy. And then dapat dito magbayad yung sa akin, yung may-ari ng product nito, ng gumagawa ng product ng Joy na to eh, para sa ads, no? Joy. And then mayroon akong mantika. Buti na lang hindi ko makita yung brand. Wala. Walang, hindi ko mabasa yung brand ng mantika na to. Hindi, walang label. Oh, ito. And ito yung gamit na ito. Bali, ito lang tatlo. Ang ingredients natin ay tatlo lang. Okay? Tatlo lang yung ingredients natin. Sisili tayo. Meron tayong mantika, oil, hot chili, and then dishwashing. Dudurogin ko muna itong mantika. Dudurogin ko itong sili. Okay? Yan, ganyan. Okay? Dudurogin ko muna 'to. At tanggalin ko muna yung tangkay, mahirap dulogin, durogin 'yan. Tanggalin ko muna yung tangkay para madali tayong maka pagdurog. Okay? Ito, ilag ang kamay ko kasi maanghan to. Ayan. Dudurogin ko siya. Ayan. Okay. Lalagyan ko siya ng kunting tubig. Lalagyan ko siya ng tubig para dapat kasi i-blender to. Kung wala mo akong blender ngayon, kakatasin ko na lang siya. Ayan.
anghang. Okay. So guys, kailangan ng kunting anghang yung gagawin nating pang-spray para kung tumama man sa insekto, iindahin nila yung init. Iindahin nila yung init. Hindi man sila mamatay, iiwas sila. Iiwas sila. O hindi na sila babalik doon sa lugar. Ngayon, guys, tapos na tayo magdurog. Ano ba sa English pagdurog? Dorigs, dorogs. Okay. Ngayon, wala akong pansala. Kasi wala rin akong blender para pang, ano, pang mapino to. Ayan. Kumuha ako ng may pansala na ako. Galing dito sa sprayer. Ayan, galing dito. Ginuha ko. Pwede na kasi pino naman siya. Ngayon, mayroon akong tubig dito. Halo siguro itong mga mahigit isang litro. Dito ko ihahalo ngayon yung aking dito. Yan. Sasalain ko na diretso na dito sa yung tabo na may ano tubig. Ihahalo ko na dyan. Para makatas siya. Na mayroon ng konting ang ating ano ingredients ang ating pang-spray pala. Hindi natin ano kaya hinahalo sinasala ko. Kaya sinasala ko. Hindi. Kaya sinasala ko baka sumama ito doon sa pang-spray. Magbabara doon sa ano natin sa nozzle ng ating sprayer. Kaya hindi natin sasama. Okay? Ang sunod, dishwashing liquid na ingredients pang ano dito. Okay. Well, sa experience ko, hindi na ako nagsusukat dapat kasi dito. Kasi 16 liter ang gagamitin natin na sprayer. 16 liter na tubig ang laman. Bali, ang ginagawa ko, hindi ko alam anong size nito. Kasi dapat 2 tablespoon per 1 liter. Since na marami naman ang kailangan natin pang spray, di ko na, tinatansya ko na lang. Ito wala rin kasi hindi ko makita kung anong laki nito. Kaya ito, ang gawin ko, ito kalahati. Ang ginagawa ko, isa't kalahati ang ginagamit kong dishwashing. Ayan, butas na itong isa. Ilagay ko dito. Ayan. Ayan. Isa kasi bali sa kalahati nito magkaiba na ng kulay, ibang flavor. Ayun, di bali okay. Sa mantika naman dapat ano 2 tablespoon per 2 tablespoon per 1 liter. Ngayon kasi dahil nga ganun din sa ano, tinatansya ko na lang 16 liter times 2. Dapat na sa 16. 32. Dapat 32 na ganyan eh. Langan naman ganun-ganun tayo. Estimate ko na nga lang yung isang buti, magitira na lang ako konti. Yan ang panghalo ko, yun ang pangtimpla ko bali sa babasi sa aking mga ginagawa. Ayun o. Ito na lang tinitira ko sa isang bote. Ngayon, para kahing mantika kasi nasa ibabaw lang, haluin natin. Haluin natin. Ayan. Alat mo, alat mo dito. Haluin natin. Ayan. Okay. Haluin natin para mag-mix siya. Kasi kung dito natin nididirekta, nahihirapan ako mag-mix dito kasi malaki. And din yung mantika kumakapit dito sa container.
sa gilid, kaya hindi nahahalong maigi. Ngayon dito, dito pa lang, mahahalo na siya. Ayan o. And then, amoyin natin. May kunting anghang. Medyo mild lang yung anghang niya. Ayan. Tapos, ang gawin natin, pag na-mix na natin, lagyan na natin dito sa container. Yan, bubuksan natin dito lahat yun. Oh, kita nyo, the best kapag hinahalo ko muna dito, kasi ito nga walang, halos walang mantikang kumapit. Guys, lagyan na natin to ng tubig, itong container. Meron ako rito ang hose. Ito, maagos. Lagyan natin ng tubig. Pupunuin natin hanggang dito siya. 16 liter ang laman. Pag napuno. Ayan. Ay, makalimutan ko. Lagyan ko talaga ng ano, strainer. Yung salaan, baka mamaya may lumabas. Kasi yung tubo na ito medyo ano, minsan na-stack, may lumot. Kaya kailangan. Ay, yun na nga. Yan o. May lumot na nga. Kailangan naka mayroon tayong pansala. Ngayon guys, puno na. Ang gagawin natin, haluin natin. Gagamit ako dito, PVC. PVC lang ginamit ko eh. Haluin ko yung ano natin, yung ating pang-spray, yung ano dito sa loob ng container. Hindi ako pwedeng gumamit ng kamay kasi medyo maanghang. Baka mamaya nasa kamay ko na. Tapos bigla akong humawak sa ilong, sa mata, sa labi or ano. Kaya mainit. Kaya gagamit ako nito para ma-mix. I-mix natin maigi. Kailangan ma-mix siya. Ayan. Then, okay na. Tingin natin. Takpan natin ng ano. Takpan natin. And then, ayan. Ngayon. Ayan, ready na tayo mag-spray. Bigat. Guys, ito yung pang bomba ko. Ito yung pang pressure ko sa tubig. Yung pinakabomba. Okay, ganyan yan para may hangin na kapasok. Tara, panoorin nyo guys. Dito muna. Sa akin mga guys, tingnan nyo, pag nag-spray ako dito, magigilan nyo yung nagliliparan then kung paano sila tamaan at ano mangyayari sa mga insekto dito. At pag spray ko, tutukan mo doon. Okay. Yan. Tutok mo. Yan, nagliliparan. Dami. Kailangan habulin natin pag lumilipad. Sumbo, sumbo. Sandali, huwag na, huwag na. Ilapit mo na lang dito. Sandali, titignan ko. Okay, ilapit mo pa. Hindi. Taas mo, ganyan ka. Dito ka lang. Ang ilip mo na yan. Ayan, natutukan mo. Ay, hindi, patay yan, patay. Patay, patay yan, patay. Ayan. Malayo mo, malayo mo.
Guys, pag tumama yung tubig sa ano sa halaman, nagliliparan yung mga white flies. Kaya ang ginagawa ko, hinahabol ko ito ng spray para maabutan sila at tamaan para hindi na rin kalipad. Guys, kapag tinamaan yung ano, yung mga insekto tulad ng white fly, hindi na sila makakalipad dahil nga mayroong pag tumama sa pakpak nila yung ano, yung ating pinang-spray, no? Dahil mayroon siyang mantika, medyo lalagkit yung katawan nila. As parang dumidikit, and then yung mayroon tang sabon. Kaya dito nga nakikita ko, kahit yung paru-paro, pag tinamaan yan, minsan dumadaan, insidente lang na nandun sila sa ilalim. Yung kung ginagawa na sa ilalim, pag nag-spray tayo, nandun sila. Nakikita ko, hindi ka kasi magalipad. Kaya yung mga insekto na lumilipad dito, ano mo yun, minsan may mga gamo-gamo or ano, yung mga sila ng mantika, kasi may mantika nga, susupukit sila, di na makahinga yun. Yung naging dahilan kanilang kamatayan. Mamamatay sila dahil doon sa ating pang-spray. Guys, bago tayo maghiwalay, huwag niyong kalilimutan, mag-subscribe tayo. Pindutin natin yung subscribe and then share and like para marami ang ating matulungan na mga kapwa natin maghahalaman, and then magamit nila yung ganung idea.